Hello guys, a good day everyone. Kamusta po kayo? Welcome sa Duel TV. So for today's vlog ay ikukwento ko lang po sa inyo iyon pong aming pagpunta ni Inday Ganda doon po sa isang depressed area. Ito pong depressed area na ito doon po sa Quezon City ay kapag ka tumaas na po iyong tubig sa Marikina River, lahat po ng kabahayan dito ay lubog na rin, no? Kung natatandaan po ninyo yung bagyong Undoy noon, no? Kung nakita nyo yung mga lumutang na mga bangkay, ilan po sa mga iyon ay galing po doon sa lugar na ito na aming pinuntahan ni Inday Ganda. So bago kami pumunta doon sa lugar ay sinigurado muna namin na mayroon kaming ipasasalubong doon po sa mga bata, ano? Kaya dumaan po muna kami doon sa isang branch ng McDo upang bumili ng maipapasalubong sa mga bata habang tinitingnan namin kung paano kami makakatulong sa lugar na ito sa susunod na pagkakataon, ano po. So panoorin po natin yung video, ano po, habang ako po ay nagkukwento po sa inyo. So dito nga po sa McDo ay bumili tayo ng hamburgers, no, para po sa mga 50 persons o 50 na mga bata. So ito pong pupuntahan namin ay actually malapit ito sa Payatas, ano? Malapit na malapit sa Payatas. So kung natatandaan po ninyo o kung kayo po ay nagagawi dito po sa Commonwealth, no, papunta po ng Fairview o kaya parting Bulacan, ito po yung Commonwealth, ano? At napakaluwang na po itong kalsada na ito. Parang EDSA na po ito sa luwang, no? Dati napaka-traffic po nito. Ngayon, maluwag na maluwag na yung kalsada at hindi na masyadong apektado yung mga tao na nakatira doon sa parting ito ng Quezon City, ano, at saka po yung mga uuwi ng Bulacan. At dito po makikita po ninyo na ginagawa na po yung ano, no, yung MRT. Ayan na po siya, oh. Sa parting kaliwa makikita po ninyo yan na malapit na rin pong matapos at malapit ng pakinabangan. Ayan po, kung mapapansin po ninyo, yung building po na yan na nasa harapan, yan po yung Sandigang Bayan. Ano, kung kayo po ay taga rito o nagagawi rito, ay alam po ninyo yung lugar na yan. At ito po, yung tinatahak po namin na ito, ay ito po yung IBP Road, no? So makikita natin sa magkabilang side noong kalsada, yung mga, ano, no? Itong mga bagong building na itong mga ito, eh. So ito pong sa kaliwa, no? Ito po yung compound ng Congress o yung batasan. Papasok po tayo sa isang iskinita. Actually, ito ay access road. Hindi ito talaga, ano, hindi talaga ito yung daan. Pero pansamantalang daan ito na ibinigay doon po sa mga umuwi dyan sa bagong silangan. Ano po? Ito pong nakikita ninyo na orange na wall na ito, pader. Ito po yung compound ng DSWD. So dito sa kaliwa, makikita po ninyo yung mga depressed area, no? Mga kababayan natin na hindi naman natin pwedeng sabihin na sobrang hirap ng mga yan kasi marami naman dyan ang mahusay na rin o maganda na yung trabaho. In fact, may mga negosyo nga sila. Ito pong kalsada na ito, medyo palusong po ito, no? Dyan po sa ano na yan, itong corner na ito mismo ay marami po ang na-aksidente dyan, no? Kasi ito po palusong. Kapag ka po kayo ay paakyat, no? Hindi po pwede na nakatersera yung sasakyan ninyo. Hindi kayo makakaahon. So, medyo mahihirapan. So, bago nga pala kami pumunta doon sa lugar ay kinausap ko na yung o kinontak ko na yung aking kaibigan na isang kagawad ng barangay, ano, para siya yung mag-guide sa amin at para maging maayos din yung aming pagpunta roon. Kumbaga yung mga bata na bibigyan namin ng mga merienda ay maging maayos na, no, at hindi magulo. Kumbaga pagdating namin doon, ready na yung mga bata. So, papunta po tayo ngayon doon po sa bahay nila kagawad.
Ferdy Beltran, ano, siya po yung kaibigan ko diyan sa lugar na yan na nag-assist po sa atin. Actually, ito pong si Kagawad Ferdy Beltran ay matagal ko na pong itong kaibigan. Actually, siya po yung nurse na nag-a-assist sa akin noon kapag ako po ay gumagawa ng medical mission. Ano po? So, ito na po tayo. Akyat tayo dun sa kanilang bahay. Kumusta ka na? Siya doon. Ito ang kamusta. Ano nangyari sa sa'yo? Ito, na-stroke. Walang yamang tiki. Ang akala, sir, ano pala, tawag nito, ito sistema. Biray mo, negosyo ko for 22 years, gym. Oo. In morning, I walk 23 kilometers. Evening, 23 kilometers. During pandemic, close ang gym. I cannot walk, bawal umano sa area kasi hindi kita ng tao. Walang exercise. Kumakain ako kuya, kain ng kain, stress lahat, can eat too much, yun. Afterwards, stroke. And thanks God, buhay ako. Kasi si Richie, alam mo nung nangyari niya kay Richie, one shot, patay. Oh, ano? Ngayon, 17 months na ako, 1 year and 5 months na simula ng inatake ko. From bedridden, now I can walk alone. So, thanks God. So, noon po kasi, no, mahigit 20 years na, nagdala po ako ng 157 families dyan sa, malapit dyan sa lugar na yan, ano. Dati po silang mga squatters doon po sa likod ng Quezon City Hall. So, wala silang kapayapaan, palagi silang kinakabahan na baka pagising nila sa umaga, nandiyan na naman yung demolition team, ano. So, hinanapan ko po sila ng lugar na kumbaga yung lupa na pupunta sa kanila, mapagtatayuan nila ng mga permanenteng bahay, ano. At dito nga po ay itong si Kagawad Beltran, ito po yung nag-assist, siya po yung palaging kasakasama ko kapag ka po meron akong medical mission noon. Siya yung nag-BBP, siya yung nagbibigay ng mga gamot, ganyan. Si Sir Edwin. So very organized po yung ano, no, nandito yung mga bata, yan naka si Mang Inday. Ito po yung aking mga angels. Ito po yung aming president na huwa namin dito. After the demand. Pero dahil marami pang mga bata, no, na nandun sa kabilang lugar, ay nag-decide kami na itong mga bata na ito ay dalhin na lang dun sa isang lugar na iyon para sabay-sabay na sila. Ay, marami-rami ito yung nasa 50. Dito na ba? Nakuha tayo. Meron po ba doon? Kasi, may mga bata pa rin po ba doon? Opo. Masisi. Yan po si Inday Ganda. Actually, naka-live po siya dyan nung time na yon. Kaya lang masyadong mahina yung... Kain nyo ha, isbon or big blessing. Dwill TV. Dwill TV? Oh, D-W-I-L TV. Siya si Inday Ganda. Siya yung Inday Ganda. Lena, sana yung mga ano, iba. Kasi madami pong bata talaga. Itong area pa lang po ito. Isang part pa lang po ito ng community. Ito po area 5. Area 5, Sitio Veterans. Isa part of bago sila. Itong veterans po bali, 6 na lugar po ito. Area 1, 2, 3, 4. Ito yung naka-separate from the other group. Ito yung naka-separate area 5. Wala na ba? Kompleto na lahat? Nandito na ba lahat? Nandito na. Excuse me, kuya. Ako na mag-video sa'yo. Ayun na pala, may mic na. Asa na? Bahala na kakantayin mo. Ano kakantayin? Hore, kakantayin niya. O, sige, kantayin mo ang hep hep hore. Go. O, kanta pa. Sige. Hore, o, sige. Kakanta. O, palakpakan niyo naman.
Mahirap pag hep-hep mo rin, ah. Oh, next. Sino kakanta? Yan. So, ang nagbi-video po sa akin dito ay si Inday Ganda, no? Maraming maraming salamat, Inday, sa iyong pag-assist, ano? So ito po ay good for 50 na bata lamang, no? Sana dumating yung time pagbalik namin dito ay 500 na bata siguro yung ating bibigyan. Sana ay magkaroon tayo ng ganoong ano, pagkakataon, no? Kapag ka siguro kumita na yung ating YouTube channel, eh salamat, Ma'am Inday. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you po. Alam ko, first time yung nakapunta dito sa kingdom namin. This is a beautiful kingdom. Maraming salamat po. At sana po ay next time, pasyalan nyo po ulit. So, yun guys. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano po? At sana ay natapos po ninyo yung ating video. At kung kayo po ay nakarating dito sa parting ito ng video, eh sana pasuyo naman, ano, share po ninyo yung ating video sa inyong mga kaibigan, paki-like po, no, yung ating video, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka po pwedeng paki-subscribe naman po para po lumaki na po yung ating community, ano po. At lagi po nating tatandaan na ito pong purpose natin para sa charity. So, yun lamang po. Maraming pong salamat at see you next time. Mag-ingat po kayo.